Welcome back to my YouTube channel, mga kabagis. So today, I will be discussing this very important topic. Ito yung tinatanong nila kung kailangan pa ba nating mag-change to finisher feeds. Ang ating topic na to, mga kabagis, is importante siya kasi madali tayong minsan mag-switch ng mga feeds. Lalo na, for example, yung mga feeds natin is nasa pre-starter pa lang, then afterwards grower ka agad, or either nasa starter feeds tayo, after that is finisher ka agad. So hindi na tayo dumadaan doon sa proseso na tinatawag na mag pre-starter, starter, grower, and finisher. So for today's video po, sa ating pagkain is importante talaga na mag-follow tayo doon sa guidelines. Though mayroon tayong mga sariling paraan, but I'll be discussing to you, mga kabagis, for today's video kung ano yung mga ginagawa ko. Papakaila ba ako ng finisher, or nag-shortcut ba ako, kailangan ko ba bang mag-grower or mag-starter feed? So make sure to continue watching, and kung hindi pa kayo nag-subscribe sa ating channel, mga kabagis, make sure to subscribe. I-subscribe na yan, and also you hit the notification bell para updated tayo, mga kabagis, every time na may upload na kagaya nito. And most especially sa ating ginagawang update or documentary sa ating current na mga fatteners from day 1 until mabenta, kung ano yung itsura nila, ano yung ating ma-achieve, you know, using those ideas na tinuturo din ngayong umaga, mga kabagis. So make sure to subscribe, mga kabagis, and just keep on watching. So yung question na yon is kailangan ba yung finisher? Actually, I will still use finisher in 2 weeks before ko ibenta yung mga baboy ko or fatteners. I just want to make things clear, no? Itong starter or pre-starter, starter, grower, finisher, importante ito kung ang ating inaalagaan ay mga fatteners. However, kung hindi naman fatteners yung inaalagaan natin, mga kabagis, o yung mga nag-inahin tayo, is hindi na ito masyadong ini-emphasize or kumbaga sinusunod. Correct me if I'm wrong, but sa ano to sa fatteners na mga alaga ito. Kaya importante na ma-follow natin in a way na hindi kulang, hindi din sobra, tama lang yung ating pagpapakain. So, for more than ilang years na ba? Mga ilang years na akong nag-aalaga ng baboy. Marami din mga stages or marami din mga pagkakataon na mali yung aking pagpapakain. Meron din akong mga cases na nag-pre-starter ako, afterwards grower ko kaagad, hindi na ako nagdaan ng starter, at ang resulta, mga kabagis, ay hindi maganda. Mayroon din akong case na nag pre-starter, starter ako, din diretso na ako ng finisher, hindi na ako nag-grower, hindi din maganda o kagandahan yung resulta. So bakit ko ito na-mention at gusto kong i-emphasize sa video na to is because marami sa atin na gustong ma-achieve yung timbang, gustong ma-achieve yung laki ng ating mga alaga in a span of 3 months, 4 months, and then gusto nating ibenta. Pero may mga katanungan tayo is na-achieve ba natin yung tamang timbang, or nakuha ba natin yung ating gustong bigat ng ating mga baboy. So yun, yun yung mga ka-design din yung mga katanungan ko sa inyo, which is normal lang yan. And thank you for raising those questions in every possible way, like in every video or uploads na meron tayo, may mga questions, all the balik-balik na siya. But I just would like to ask you, if ever may mga katanungan kayo na mga related sa pakain or related sa mga biik, I have old videos there, you can just scroll down. No, yung mga previous videos pa natin na na-discuss natin na yan. So you can just check on it and makita na nyo yung mga explanation ko doon. But this time around, I'll trying to emphasize those pakain talaga. Kasi yun yung dito tayo minsan nagkamali, nagkalugi-lugi dahil sa ating mga pakain. May mga nagtatanong sa atin na, kabagis, kung pure feeds yung pinapakain mo mula maliit hanggang pagbenta, hindi ba yan lugi
sa iyo, or paano tayo makakatipid, no? Maraming mga paraan, mga kabagis, na pwede tayong tumagtipid na or makatipid sa phase na hindi natin binabudget yung pagkain or hindi natin sinusukat yung pagkain. I will explain it to you later. However, explain ko na yan noon, but may mga ways pa rin na na-observe ko na we can still manage to save, no? Makatipid tayo sa feeds, hindi sa kinokontrol natin or nililimit natin yung pagpakain sa mga baboy. However, makatipid pa rin tayo unang-una kung nabili mo yung baboy mo na may edad na. Meaning to say, hindi yung biik pa talaga na bagong walay. Meaning to say, yung pagbili mo doon, malaki na, no? May timbang na, may kumbaga baboy na siya, pwede na siyang lechonin. May mga ganyang klase kasi ng mga biik na mga batch na nabili ko na parang ilang days lang, 5 days lang pakain, pwede nang lechonin. Malaki na siya talaga. So, isa yan sa paraan na makatipid ka sa feeds. Bakit? Instead of giving them pre-starter na ilang days, diretso ka na sa starter, at instead na maging 30 days yung pakain mo sa starter, you can just make it 3 weeks, no? Or 2 weeks, and then grower ka. Kasi malaki na talaga siya. So, those are techniques lang na ma-share ko sa inyo na we can still save or tipid sa feeds natin, hindi sa kinokontrol natin or nilimit natin yung pagkain. However, yung mga paraan lang na umili tayo yung may mga konting edad, mga malaki na ng mga baboy or mga biik. So, however, may mga konting difference din yan, mga kabagis, when it comes to yung presyo niya. Yung presyo ng mga baboy natin or yung nabili nating biik. May mga difference pero konti lang, hindi ganun kalaki. So yun, isa yan sa makatipid ka, no? Pangalawa, yung pag pakain mo, you have to make sure na every time na pagkain ka sa baboy mo, walang mga tira-tira. So walang masayang, walang mawalis, walang basta, walang tapon. So paano mo yan gawin? So sa maliit pa lang sila, sinasanay mo na dahan-dahan yung pagbigay. Hanggang every time ubos na, bigay na naman. Konti lang pero consistent. Ganun yung paraan natin upang ubos, walang tapon. At the same time, busog ang ating mga alaga. At kung busog ang mga alaga natin, mga kabagis, sa panahon na kailangan silang kumain, na busog na sila, then that's the time na ma-maximize natin yung pagpalaki at pagpabigat nila. I hope na intindihan nyo yan. Kasi kung gutom sila, then gutom na gutom, tapos bigyan natin, bigla ang busog, hindi yan makakatulong sa mga baboy. Kundi, kumbaga yung mga baboy yan is, though, ano sila, hindi talaga ganun kaganda yung resultas. Unlike sa palagi silang nabusog, from time to time, binibigyan natin. I'm talking about the piglets, mga kabagis, sa yung nag-pre-starter pa lang tayo or starter pa lang tayo na consistent akong nagbigay niyan. Halos 2 hours yung gap, pero konti-konti lang siya. Tapos pagka-ubos, tingin ko, bigay na naman. So wala siyang sukat, no? Wala siyang, kumbaga, exact na ano talaga. Pero i-make sure ko na ubos yung feeds. Hindi yan ma-overfeed at hindi sila magtatae kasi nga, hindi mo bultog binigay yung pagkain. Make sure mo na naubos nila. Tapos, before mo bigyan, make sure mo rin na nanghingi sila. So, yun. So, balik tayo dun sa topic na pinaka-importante kung kailangan pa ba yung finisher sa ating mga alaga. For me, kailangan pa talaga na, ano yan, kailangan pa talaga na ibigay yan sa ating mga baboy. Kasi, importante yung finisher. Unang-una, from the word finisher, in ano niya eh, kumbaga, ni-neutralize niya yung ating mga katawan ng baboy, yung meat niya, yung taba niya, and also, kini-cleanse ng finisher yung ating mga karne, o ating mismong baboy, no? Kumbaga, lahat ng pwedeng i-finalize doon sa feeds na yun para sa ating mga baboy, from meat, taba, no, yung paglaki, i-finalize niya sa finisher. So, kailangan ang finisher at least 2 weeks. You can make it 1 month, but for me, 2 weeks is enough to neutralize lahat-lahat.
Kaya ginagamit ko pa rin yung finisher in 2 weeks time. Na-explain ko na to noon mga kabagis, pero I am repeating this kasi ito yung pinaka importante talaga na malaman natin lahat na pangit or para sa akin ha, hindi siya advisable na from grower tapos diretso mo nang ibenta. Ang malaking ano diyan is hindi ganoon kaganda yung karne, yung ano mo, yung baboy mo, malaki yung chance na ang taba noon ay napaka layo doon sa meat. So hindi siya maganda na presentation, and also malugi ka kasi sa kung if pure mo siya na grower, kasi mas mahal yung per kilo ng grower. Isa sa mga rason ko na kailangan ko pa rin silang i-finisher kasi mas mura ang finisher. At again, may mga benepisyo na makuha ang baboy natin kapag makakain sila ng finisher. So yun yung ano mga kabagis, yun yung palagi kong ine-emphasize sa mga nagtatanong kung kailangan pa ba ng finisher. Yes, kailangan pa rin yan sa ating mga alaga, and we have to make sure na makakain sila at least 2 weeks before natin sila ma-dispose or maibenta. I hope clear yan sa ating lahat. And trust me, maganda talaga yung resulta sa ating mga baboy when it comes to their meat, no? Yung laman, I mean, yung buong presentation sa baboy, yung timbang, maganda compared sa i-direct mo sa grower tapos ibenta mo. So yun lang siguro mga kabagis, and I am very happy to say that we're in 15,000 subscribers now, and I'm still continuing saying thank you, no? I'll wala akong sawang pag-thank you sa inyo lahat sa pagtangkilik ng ating channel at palaging pagsubaybay sa ating mga uploads. I know na sometimes paulit-ulit yung aking mga ina-upload mga kabagis or related sa previous ko ng mga videos, but I have to do this kasi we have few or may mga bago tayong mga subscribers or bagong nakadiscover sa ating channel, and I have to impart or to inject those important topics from time to time kahit paulit-ulit siya para at least ma-heads up pa natin sila. Marami din sa kanila na they don't like to go over to those previous videos kasi malayo na daw, mga ilang months na. So we have to somehow do an update or recall, or shall we say mention those topic na mga importante rin from time to time. So this is the reason why I'm doing this. And to those who are already aware na sa mga ganitong topic, you can just skip this and look forward for the new topic that we can discuss. Again, I am very happy to inform you na 15,000 na tayo mga bagas, and thank you so much for that. I'll continue giving you important information, yung mga good practices, best practices ng mga nagginagawa natin sa ating pag-alaga ng baboy. And ito nga, yung ginagawa kong series na update from day 1 until mabenta natin. I hope na maganda yung kalalabasan dyan mga kabagis, and excited na rin ako. So yun, thank you so much sa inyong lahat, and have a great day. Bye-bye.